Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, patuloy pa rin ho ang pagiging isip bata nitong kasalukuyang busy presidente nyo na si Sara Duterte. Naku po, ay talagang ayaw hong tumigil ng kaiiyak. Ayaw tumigil at hindi na ho maulian ng pagiging isip bata nitong vice presidente na ito, mga kaibigan. Ano po ang nangyari na dito? Sabi nga nung iba, ay lalong lumalala at palala ng palala. Yan po ang mga binibigay na mga komento, public opinion ng ating mga mahal, masugid na mga taga-subaybay diyan o sa comment section. At kahit saan ho ako pumunta, maglibot sa malalaking stream media, social media, ay pinagsisigawan ho ng taong bayan na hinwala na po sa ika nga po'y matino at matinong galawan bilang isang hinalal na vice presidente ng Republika ng Pilipinas, itong si Sara Duterte. Bagamat po't hindi po lingid sa inyong kalaman, ilang araw na po na mainit na usapin sa social media, malalaking stream media, itong siya ho ang nagbibigay kulay dito. Kaya nga sinasabi nila ng mga ilang politiko, ilang mapagkakatiwalaang politiko na isip bata ito dito sa issue ng pag-alis sa kanya ng 75 na mga kapulisan na kanya pong bodyguard, alalay, na pinasusweldo ho natin, ninyo, pinasusweldo ng taong bayan, ay bigla hong nagmaktol, mga kaibigan, na ang kanyang mga galawan pinakita ho ay daig pa ang ugali ho ng isang bata. Kaya't hindi po natin masisisi ang ating mga mahal na taga-subaybay kung sinasabi ho nila ito na isip bata. Ay ako rin nga ho ayon ho sa aking mga pagsusuri at nakikita ho ko sa kanya noon pa man, hindi pa ho nangyayari ito na mga tungkol sa isyo ng pagbawas sa kanya ng security, ay napapansin ko na po noon na ito ho ay hindi fit. Parang pumapasok ho doon yung hindi niya kaya na maging isang mamuno bilang isang vice presidente. Kaya nga, bagamat tinama ho siya, ang tanong, tinama ka nga at naging vice presidente ka, ba't hindi mo kayang gampanan ang iyong tungkulin bilang magsilbi ng inap, ng tunay, ng sapat sa taong bayan at siyempre lalo't higit sa ating Republika ng Pilipinas. Mga kaibigan, marami ho ditong patunay. Maraming patunay ho dito na hindi siya sapat at kulang ang kanyang kalaman sa pamamagitan po ng kanyang pag-iisip ay hindi niyo po, hindi niya kaya na magsilbi ho sa ating Republika ng Pilipinas bilang isang vice presidente. Nonsense. Wala hong nakikipaglaban ho siya dito sa usapin na security na pagbawas. Ba't wala po siyang kalaban? Ho, di po ba? Naintindihan niyo po ba ako? Nakuha niyo po ba ako? Yan ang sarap makipaglaban. Kung mayroong kang pinaglalaban, ba't dito ho kay Sara Duterte? Nakikipaglaban ho siya na parang asong ulol, parang bata, mga kaibigan. Nakikipaglaban, nananaginip ng gising nang walang kalaban. Paano nangyari yon? Parang buwang sinto-sinto, di ba? Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, gusto kong bigyan natin ang highlight ito. Yan ang sarap sa anong magbigay ng anumang komento eh. Ba't padaanan po natin ito? Ito yung matagal ko na ding katanungan. Ba't wala pa rin nung butit nakakuha po tayo
ng ilang artikulo na nagpapatunay kung sino ho ba ang mas marami ang security, mga kaibigan. Sino po ba ang mas marami ang nagbabantay na kapulisan? Vice Presidente ba? O itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos? Mga kaibigan, gusto ko pong ibahagi sa inyo ito. Itong artikulong ito na nagpapatunay dito kung sino ang mas marami ang nagbabantay. Pangulong Bong Marcos ba ang marami security? O pa ang dati itong kasalukuyan ninyong Vice Presidente? Buhat ito dito sa DC Excel News. Isa mapagkakatiwalaan din po na nagbibigay ng anumang impormasyon at balita. Ito, pakinggan po natin. Ito po ang katunayan na mas marami ang security ni Vice Presidente nyo Sara Duterte kaysa ho dito sa ating kasalukuyang kagalang-galang na Pangulong ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Ito po, sa kabila ng pagbawas ng 75 na security detail ni VP Sara Duterte, mas marami pang bodyguard kay PBBM ayon po sa DOJ. Nako po, anak ng katakot-takot. Hindi ka ba nahihiya sa iyong makapal na mukha, Sara Duterte? Ano ang pinagbamaktol mo? Mas marami ka pa ba pala na security dito sa aming kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos? Nagbawas na yun, ha? Ay lalo kung hindi nagbawas, ay sandamakmak na napakarami, mga kaibigan, na security ito. Security ito. Ito lang po natin, talagang matindi, di ba? Isip bata talaga ito. Mas marami po manong bodyguard si Vice President Sara Duterte kumpara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan po, mga kaibigan, ano ang nangyari? Gusto mong mangyari ay pag-aari mo na ang hanin ng kapulisan. Gusto mong mangyari ay pag-aari mo na ang anumang batas dito sa na umiiral sa bansang Pilipinas, gusto mong sapawan. Ay, yun ang nakikita sa iyo . Ganyan ang isip bata. Ito, ituloy po natin. Ito ang sinabi ng Department of Justice DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla sa kabila ng pagtanggal ng Philippine National Police Chief Romel Marvel sa 75 na security ng Vice Presidente. Sa kapihan sa DOJ, sinabi ni Remulla na nasa 320 pa rin ang security personnel ni Duterte na mas marami pa umano sa Presidential Security Group na nakasign sa Pangulong Bongbong Marcos. Anak ng katakot-takot, anak ng hinayo pa ka. Talagang tapos magmamaktol ka? Ha? Sasabihin mo ay hinaharas ka? Ha? Sara Duterte? Mga kaibigan, ito ba ay gawain ng matinong tao? Itong mga galawan ni Sara Duterte? Inilatag ko na po ang mga problema niya at mga dahilan. In reaction po, naniniwala po ba kayo na ito si Sara Duterte ay isip bata at hindi fit, hindi qualified? Kulang ang kanya sapat na pag-iisip para manunggulan sa ating Republika ng Pilipinas ayon sa kanyang galawan. In reaction po, any comment yan sa comment section, mga mahal kong taga-subaybay. Very important po, mga kaibigan, ang inyo pong mga komento. Iyan po ay ini-spread natin bilang kasama ko po kayo dito sa ating pinaglalaban sa ating munting talakayan. Mga kaibigan, ako po ay may request din. Sana po ay marinig nyo ito. Sa mga kinaukulan, alam ko po ako po isang maliit na vlogger lang. Isa po akong maliit na vlogger. Ba't karapatan ko po na magpahayag ng anuman sa loobin? Dahil dito po, sa galawan ho, nitong Vice Presidente nyo, ni si Sara Duterte. Kung pwede ho, ay bawasan nyo po pa ito. Bawasan nyo pa ang nakatalaga na ikaw nga po security dito. Dahil may natitira pa pala na 320 pa na security personnel itong si Sara Duterte.
Ah, nabawasan na yun, ang dami pa rin, 320. Ah, pwede po bang gawin na itong 10? Ah, 10 peraso. Tapos magdagdag ho kayo ng barangay tanod. Ah, para naman, ano, kasi sayang lang ang pinapasuldo dito eh. Pinapasuldo ho ng taong bayan itong mga nagbibigay ng proteksyon dito. Ba't wala ang kapansupliho ni Sara Duterte? Ay gano'n na lang apak-apakan ang taong bayan, pipira ang kanyang takasunod. Ha, oh, ay, di po ba? Kasi ang nasa isip nito, kanya ang Dabaw, hindi. Hindi sa iyo ang Dabaw, pag-aari ng taong bayan, yan ang laging nasa isip nila eh. Lalo na itong lahat ng mga Duterte na ito eh, di ba? Ganon ang ina-apply nila sa Republika ng Pilipinas dahil siya ang vice presidente, siya ang masusunod. Akin ang buong Pilipinas, ako ang masusunod. Ina-apply ho niya yung mga galawan niya sa Dabaw na nandito ho, na ika nga po siya na ang vice presidente, ay ina-apply din niya dito ho sa buong Republika ng Pilipinas. Akin ang Republika ng Pilipinas, pes na nanaginip ka ng gising. Kaya't marami ho ang nagsasabi, ay hindi lang taong bayan, maging ang mga Batikan na mga politiko na matitino na ikaw ay isip bata. Mga kaibigan, hanggang ngayon po, kung obserba natin ito, ay patuloy pa rin at hindi nagbabago, walang pagbabago na ito ay isip bata pa rin. Ano po ang magandang gawin dito, mga kaibigan? Ah, ipa-check up ba? Ha? Marami na nagsasabi na ipa-check up to eh. Mga kaibigan, okay, alright, yan ang sarap sana pang magbigay ng anumang komento. Wala na po tayong oras, mga kaibigan, pasensya po. Ako'y nabitin, alam kong nabitin din ho kayo. Abangan po ang may init na latest update tungkol ho dito sa ICC at iba pa nating tatalakayin. Nako po, may surprise ho kayo sa akin nga tungkol ho dito sa ICC at medyo pinag-sinusuri po natin at nagkakaroon po tayo ng kaunting pag-aaral bago tayo magbigay ng anumang impormasyon dito dahil ito po ay sensitibo. Kaya taabangan po yan sa susunod natin vlog, mga kaibigan. Alright, isang like lang o sa video na ito sa lahat o na hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel. Please subscribe at diyan po sa comment section, may kalayaan po kayong magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye! Palakpakan po!